Makakabuntis po ba ang isang lalaki kung ang kanyang similya ay mayroong tinatawag na delayed liquefaction time ng greater than 2 hours? Yan po yung tanong ni Sir Jesvir Katindig. Hello sir, magandang araw sa iyo. Sana'y okay po kayo dyan sa kinaroroonan niyo po. So ang topic po natin ngayon ay may kinalaman sa lapot ng similya ng mga kalalakihan. Pag-aaralan po natin ano ba itong liquefaction time, paano ito nakakaapekto sa fertility or kakayahang makabuntis, ano ba yung normal liquefaction time, at paano nga ba ito magagamot or malulunasan. Ang ibig sabihin po ng semen liquefaction ay ito po yung proseso na kung saan ang similya ng isang lalaki ay dapat ay mas nagiging manipis at mas nagiging transparent after niyang ilabas or ejaculate. Mahalaga po na mas maging malabnaw po siya after ng ilang minuto para makatulong para sa paglangoy ng mga sperm po na nandyan. Para makagalaw ng maayos yung sperm at makalangoy papunta dun sa egg ng isang babae. Ma'am Liz, ano po ba yung normal range ng liquefaction time? Gaano katagal dapat maging transparent, maging mas manipis yung similya pagkatapos na ilabas ito ng lalaki? So, ang normal na liquefaction time ay 20 to 60 minutes, okay? Pagkatapos siyang maipalabas ng lalaki. Yung tanong ni Sir Jesvir na 2 hours na, wala pa rin pinagbago yung kanyang similya, 2 hours liquefaction yung nalaman sa kanya, pagka sobrang tagal po bago malusaw, eh makaka-apekto po yan sa kakayahan ninyong makabuntis, sir. Pero hindi naman ibig sabihin na pag ganyan po, eh hindi na po kayo makakabuntis or baog na po kayo. Makaka-apekto lang po ito, medyo mahihirapan nga lang po kayo. Paano nga ba nakaka-apekto kung matagal malusaw yung similya? So sabi ko nga po kanina, dapat nasa 20 to 60 minutes yan po yung normal range para malusaw. Kapag malapot, hindi lumabnaw, hindi naging watery yung similya, makaka-apekto po sa paglangoy, paggalaw ng mga sperm dun sa semen. Mahihirapan sila na makalangoy yung mga sperm papunta sa egg. So mahihirapang magkaroon ng pregnancy, pag ganun. Ano pang nangyayari? Nagkakaroon po ng tinatawag na sperm clumping. Okay? Nagkukumpul-kumpulan yung sperm sa isang lugar dahil yan sa sobrang malapot na similya. Hindi sila makagalaw, hindi sila makalangoy ng maayos kasi nagkukumpulan sila sa isang lugar. Ma'am Liz, ano nga po ba yung dahilan? Bakit nangyayari yung ganyan? Sobrang lapot, hindi man lang naging watery after ilang minuto. Number one po ay prostate health. 30% ng similya galing sa prostate gland. And ano pa, seminal vesicle health. Dapat maayos, walang problema. Pero pag nagka-problema sa prostate gland, seminal vesicle, at sa different parts ng reproductive organ ng lalaki, maapektuhan yung liquefaction time. Ano pa, baka si sir ay may kakulangan sa zinc. Ito po isang mineral na nakakatulong para maging healthy yung sperm at magkaroon ng magandang paglangoy. Yan din po, baka si sir ay naninigarilyo, gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Apektado po yung sperm health kapag ganyan. Bukod din sa sperm health, apektado rin po yung paglusaw ng similya. Eh ma'am Liz, ano po ba yung mga lunas dito? Bakit paulit-ulit ko itong nararanasan? Tuwing nagpapasemen analysis ako, ganyan yung resulta. Delayed liquefaction. Ano po ba yung dapat kong gawin? Ayan. Ang una sa lahat, napakahalaga na magpakonsulta muna po kayo sa mga doktor, especially sa mga urologist, para maimbestigahan kung ano yung pinakadahilan ng kung bakit delayed yung paglusaw ng similya po ninyo. Depende sa maiimbestigahan po nila na problema sa inyo, kunyari may infection, prostate gland or seminal vesicles. Okay, para magamot po kayo, re-resitahan po kayo ng doktor ng gamot na antibiotic kung kinakailangan. Kung may problema naman sa prostate gland, syempre gamot para sa prostate gland ang ibibigay po para sa inyo. Kung napag-alaman nila, kulang kayo sa zinc, magsusupplement po kayo ng zinc. Pero kung napag-alaman na mayroon pong bara, okay? Blockage dun po sa dinadaanan po ng sperm or dinadaanan po ng
similya po ninyo, syempre, ire-request po sa inyo ng doktor ang surgery. O operahan po kayo kung kinakailangan. And ganun din po mahalaga lagi yung semen analysis. Magsisend po kayo ng sample ng semilya po ninyo sa laboratory para ma-check sa microscope ang kalagayan ng semilya po ninyo. Makikita po doon kung yung sperm count po ninyo, yung motility, yung paglangoy nga ng mga sperm, yung shape ng ulo ng sperm, kung okay ba, tsaka yung tagal hanggang sa ito ay malusaw. Kaya sa tanong ni Sir Jasvir, ganun din po sa mga iba pang nakakaranas po ng delayed liquefaction, hindi ibig sabihin na matagal malusaw ang similya nyo, wala nang pag-asa. Kaya mas mahalaga pa rin na maalagaan muna po kayo ng mga doktor, pagkalalaki, urologist, o kaya naman kung gustong makabuntis sa mga infertility specialist. Mahalaga rin po na nagpapacheck up po ang inyong mga asawa para sa OB, ganun din po sa mga REI. Kailangan pareho po kayo na nagpapakonsulta para ma-achieve nyo po yung success na makabuo po ng baby. Huwag nyo pong papatagalin dahil kapag ka nagkaedad na po ang babae, especially, mahirapan na siyang mabuntis. Ayan, sana'y natuto po kayo sa vlog ko po na to. Sana'y nakapagambag po ako ng konting kaalaman. Okay, lagi ko po sinasabi na prevention is better than cure. Ingat po kayong lagi at mahal ko po kayong lahat. Madalasas muna po tayo mga ka-listeners. Kayo po ba ay may mga asawa na or active sa larangan ng pakikipagniig? Kayo po ba ay nagkakaproblema sa pagpapatayo or pag-maintain na nakatayo si Manoy? Well, ito po ay tinatawag na erectile dysfunction. Pag meron ng mga lalaki po nito, nagdudulot po ito ng stress, pagbaba ng self-confidence at problema sa mga mag-asawa. Lagi sila nag-aaway kasi hindi na fulfill yung tamang pakikipag-contact. Ang ED po ay nakakahiya talagang itanong sa mga kakilala, sa mga doktor, kaya marami ang hindi nagpapakonsulta. Pero alam niyo po ba na ito ay laganap sa mga kalalakihang, lalo na sa edad 40 hanggang 70 years old? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng erectile dysfunction, huwag po kayo mag-aalala dahil meron po isang kumpanya na tumutulong sa napakarami nating kababayan sa buong bansa para magkaroon ng lunas dito. Ito po ang tinatawag na Go Rocky. Tumutulong po sila para malunasan yung problema at magkaroon po kayo ng better sexual performance sa inyong mga partner. This is fully online, so huwag kayong mag-worry na pupunta pa kayo sa doktor, hihingi ng reseta, or bibili pa sa pharmacy. It is easy, affordable, and discreet. Hindi malalaman ng iba na kayo ay nag-order ng gamot. Ang gagawin niyo lang po para makakuha po kayo ng gamot ay i-click niyo muna yung link dito sa description ng video na to at sagutan niyo po yung 4-minute assessment. Pag nabasa po ito ng mga doktor at naaprubahan po kayo para mag-take ng gamot, okay, magbibigay ang doktor ng reseta at ang Go Rocky na po ang bahala sa lahat. So ano pa pong hinihintay nyo? Click nyo na po yung link sa description ng video ito and get ready to go hard with Go Rocky. Ay, maraming salamat po kay Ma'am Liz, Liz Nurse Organist. Yan, pakisuportahan po ang kanyang YouTube channel, mga ka-business namin minamahal! Ini-invite ko po kayo na pakibisita lang po yung aking YouTube channel, Listeners Organist po. Mga topic ko po doon tungkol sa kalusugan, sexual health po. Minsan, tumutulong din po ako sa mga kababayan natin na paano tumigil sa mga pag-inom ng alak, pisyo, ganun, sigarilyo.